Gusto mo bang bumili ng ZX4RR? Gusto mo siya dahil sa kanyang inline 4 engine na sa tunog pa lang nakakabali na ng iig. Pero hindi mo kaya ang presyo niya? Well, merong solusyon na yan. Dahil isang China motorcycle manufacturer ang naglabas bagong motor na kayang tapatan ang ZX4RR ng Kawasaki. At ito ang pag-usapin natin. Pero bago ang lahat, ay pa-subscribe muna sa aking YouTube channel at pa-click na rin sa notification bell para maging updated ka sa mga susunod natin. Kapag dumating to dito sa Pinas ay ito ang pinakamurang big bike na 400cc inline 4 dito sa atin. Dahil alam naman natin na ang ZX4RR ay sobrang mahal at yung mga mayayaman lang laka ang makakabili sa motor nito. Ang Cove 450RR ay maglalaro lamang sa presyo ng 250,000 to 300,000 kapag dumating ito dito sa Pinas. Kung sa design naman ang pagbabasihan, ang motor na ito ay hindi tatalo at hindi magpapatalo sa ibang brand na motorcycle. Dahil makikita natin na ang kanyang looks ay napakaganda, napaka-agresibo ang kanyang tindig at napaka-sport niyang tingnan. At makikita natin yung kanyang headlight na nakahiwalay na para bang kamukha ito ng Ducati Panigale B4 dahil napakaganda talaga at Ducati Panigale inspired ang motor na ito. Kung sa performance naman ang pagbabasihan ay hindi rin magpapahuli ang motor na ito dahil meron itong 443cc na engine displacement at kaya na itong maglabas ng 70.9 horsepower at 13,000 RPM at maximum torque of 39 Newton meter at 10,500 RPM. Itong motor na ito ay isa itong inline 4 engine na mayroong 16 valve at kayang maglabas ng maximum rev at 16,000 RPM. Equipped ito ng RAM air intake na kayang magdagdag ng 3 horsepower sa kanyang performance. Kung nasa takbo ka na ng 150 kph, sa bore stroke naman ay naka 59 by 40.5, sa compression ratio ay naka 12.9:1, sa transmission drive ay naka chain type ito at maximum speed nito ay nasa 220 km/h. May timbang itong 364 pounds, yung trellis style frame that weighs mere 15.4 pounds. Ang kagandahan sa motor na ito ay adjustable ito ang kanyang seat height, adjustable dito ng 3 position pwedeng sa 780mm, 785mm hanggang 795mm. Ang fuel capacity nito ay nasa 14 liters at ang kanyang curb weight ay 165kg. Ang kanyang wheelbase ay nasa 1,385mm. Kakaiba ang suspension na ginamit sa motor na ito dahil meron itong U141mm fork and monoshock on the base model which is adjustable and KYB units ang ginamit sa motor na ito. Sa front brakes naman ay meron itong 300mm dual disc 2-piston floating caliper with ABS. Sa likod naman ay meron itong 220mm fixed disc single piston caliper with ABS. Sa gulong naman sa harap ay meron itong 120/70R17. Sa likod naman ay meron itong 160/60R17. Pagdating sa mga ilaw ay naka-LED lahat ng mga ilaw nito, yung kanyang hiwalay na headlamp at yung kanyang taillight. Nakadagdag pugi sa motor na ito ang kanyang winglet na parabang Ducati Panigale talaga at yung kanyang hiwalay na headlight at naka-bubble screen na rin itong motor na ito. Naka-clip-on handlebars para sa sporty na riding position. Marami din itong advanced features na ang motor na ito kahit isa itong China bike. Hindi magpapahuli ang mga China bike na motor kagaya nito dahil meron itong launch control, traction control, quick shifter at iba pang mga advanced features. Meron din itong slipper clutch. Pagdating naman sa pros and cons sa motor na ito, ang Cove 450RR sa pros naman ay meron itong powerful inline 4 engine, lightweight and agile chassis, sharp handling and aggressive styling. Pagdating naman sa cons ay unproven brand dahil bago pa lamang ang Cove motorcycle at hindi pa napuprove na pulido talaga sila. Meron siyang limited availability at hype. Pero alam naman natin na kapag darating ito talaga sa Pinas ay isa itong game changer dahil
Alam kong maraming mapapabili sa motor na ito dahil sa kanyang lakas at angas na tingnan. Tapos mura pa ang presyohan. At naka inline 4, na alam naman natin na kapag inline 4 na motor ay napakasarap pakinggan ang kanyang tunog.